kanina nga ay nakuha ng Team Ignite ang kanilang pangalawang sunod na pagkatalo sa ongoing season ng NBA G League, mga ka-hoops. At dahil nga sa pagkatalong ito ay unti-unti nang na-expose ang kahinaan ng team na kinabibilangan ng ating pambato. At sa puntong ito ay kailangan na ba ng Team Ignite ang serbisyo ng ating pambato na si Kai Soto? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa bagong video natin na ito. Pero bago yan ay huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta dito sa ating channel. 4 wins at 2 loss. Yan nga ang kasalukuyang standing ng Team Ignite ngayon, mga ka-hoops. Mula sa 4-0 at walang gasgas na standing ay kinakaharap naman nila ngayon ay ang mga sunod-sunod na talo. Sa panglimang laro nila kontra Bayhawks affiliate team ng New Orleans Pelicans ay tinalo at tinambakan sila ng mga ito sa final score ng 127-87. At kanina nga sa kanilang pang-anim na laro naman kontra sa koponan ng Westchester Knicks affiliate team ng New York Knicks ay muli silang natalo sa isang overtime game, 121-130 ng final score sa game na ito, mga ka-hoops. At sa sunod-sunod nga ng mga talong ito ay unti-unti nang na-expose ang kahinahan ng Team Ignite, mga ka-hoops. Ito nga ay sa depensa. Sa opensa, no question tayo dyan, mga ka-hoops, dahil sa mga young prospect pa lang ay mga lehitimong scorer na ang mga ito. Idagdag nyo pa dyan ang mga veterans tulad na lang ni Jared Jack na kayang pumunto sa labas mano sa loob. Pero ang malaking butas nga na hindi kayang maitanggi ng Team Ignite, mga ka-hoops, ay ang kanilang kakulangan sa depensa na unti-unti namang sinasamantala ng kanilang mga opponent. Sa laban pa lang nila kontra Bayhawks ay kinakaya-kaya lang silang punto sa labas ng mga ito. Habang sa laro naman nila kontra Knicks, kanina lamang ay kinakaya-kaya naman silang maiskoran inside the paint. Hindi ko naman sinasabing walang depensa ang Team Ignite sa mga laro nilang ito, mga ka-hoops, pero most of the time ay basag nga ang D ng Team Ignite. Maliban nga sa depensa, isang weak side pa ng Team Ignite ay ang maraming turnovers pero konti ang assist. Kaya ang tanong nga ng maraming Filipino fans ay kailangan na ba ang ating pambato na si Kai Soto ng Team Ignite? Kung ako ang tatanungin, mga ka-hoops, walang halong kung ano man, yes, kailangan si Kai ng Team Ignite ngayon. Mismong head coach na ng Team Ignite ang nagsabing malaki ang impact ni Kai sa depensa ng team. So kung mapupunan ni Kai Soto ang defensive problem ng Team Ignite, ay mas malaki ang chance ang manalo ng team na ito every game. Idagdag mo pa dyan ang pagiging mahusay na facilitator ni Kai. Si Nix wala akong masabi dahil pass first point guard naman ito. Pero ang factor nga ng facilitator ay Tore inside the paint ay mas mabibigyan ng opportunity ang mga legit scorer ng Team Ignite na mas mabigyan pa ng chance ang makagawa ng maraming potential point inside o outside the paint. Hindi ba, mga ka-hoops? Mahusay kung sa mahusay ang mga veteranong sentro ng Team Ignite ngayon, lalo na si Donta Hall. Ngunit hindi naman may tatanggi na kailangan pa rin nila ang set of skills ni Kai at height advantage nito sa laro. Kaya't maganda na nagkaroon na ng gasgas ang standing ng Team Ignite. Kesa naman pagdating ni Kai ay doon pa sila matalo at mapunta pa kay Kai Soto ang sisi. At para mas maaga pa ay makita na ni Coach Brian Shaw na kailangan din nila ang servisyo ni Kai sa team at huwag ibang ko tulad na lang ng ginawa kay Principal Singh. So yun, mga ka-hoops, at para sa inyong mga opinion, mga ka-hoops, ay komento nyo lang yan sa ating comment section at pag-uusapan natin yan.